Dinala sa sementeryo sa kaginahasa. Yan ang sinapit ng 17 anyos na babae sa Novaliches, Quezon City. At ang suspect, ang driver ng tricycle na sinakyan niya pa uwi. Kung paano siya naaresto sa pagsaksi ni James Agustin. Inaresto ng pulisya ang isang tricycle driver matapos sumanunggahasain ng minor de edad niyang pasahero sa Novaliches, Quezon City. Ang 17 anyos na biktima, dinala raw sa sementeryo ng 53 anyos sa suspect na si Edwin Lau at doon isinagawa ang krimen. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktima at inihatid pa ng kaibigan sa sakayan. Pero nagdahilan daw ang driver na may dadaanan sa sementeryo. Sa may dulo ng sementeryo ay wala ng ilaw, madamo at madilim. Ay ginawa nitong tricycle driver ay ibinaba, pinuwersa na binaba yung biktima na 17 years old at hinila sa may dabuhan at hinubaran at ginawan ng kahalayan. At nagtamo siya accordingly sa babae mismo na biktima ng 5 suntok upang manghina at walang magawang manglaban para sa ipagtanggol ang sarili. Nakauwi pa ang biktima at nagsumbong sa magulang. Nang mag-report sa police, agad na nagkasan ang follow-up operation ng QCPD Station 4. Nagip ng CCTV ang body number ng tricycle ng suspect na naging susi sa kanyang pagkakaaresto. Nahanap nga natin ito sa mismong paradahan. At doon mismo sa paradahan, itinuro ng biktima na iyon ang body number na 244 color orange at siya rin yung driver na gumahasa sa kanya. Ang damit na suit ng suspect na recover sa sidecar ng tricycle. Ang suspect aminado sa nagawa niyang krimen. Sa totoo lang po, nagdilim po ang paningin ko nung araw na puno. Kaya ako po nagawa doon sa babae na naging pasahero ko. At sa sobrang takot po, naiwan ko po siya sa loob ng sementeryo at umalis na po ako. Humingi po ako ng tawad sa kasalanan na gawa ko. Nasampa na ang suspect ng reklamong paglabag sa anti-rape law. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.